Hi guys! So for today's video, I share ko sa inyo kung ano ang pwede nyong pagkakitaan. So ito ang ham and cheesy yaki. So ito na nga, dapat may takoyaki grill tayo. Bali, nabili ko to sa Shopee. Search nyo lang, takoyaki grill, may lalabas na dyan. Tapos ito yung mga laman nyo sa box, kaso walang adapter, kaya bili na lang kayo. At ito na yung mga kailangan natin, yung steak, bonito flakes, seaweeds, at Japanese mayo. So sa paggawa naman ng takoyaki mix, ay kailangan natin ng 2 itlog. At after natin sa egg ay gumamit naman tayo ng all-purpose flour. So bali, nagamit ko dito ay 1.5 na harina. So yan, mix-mix nyo lang hanggang sa mag-mix. Tapos bali, lagyan natin ng water. So bali, 15 ounce na water yung nagamit ko dito sa pag takoyaki mix natin. So, ayan. Mix-mix nyo lang. Then, ayan. Nag-add ulit ako ng flour. So, ayan. Then, nag-add na din ako ng 1 tablespoon ng baking powder, 1 tablespoon ng soy sauce, and mix-mix lang. Tapos, pinch of salt. Then, water ulit. So, dapat makuha natin yung hindi gaano kalapot at hindi din siya gaano ka-watery. So, dapat sakto lang. Tapos, dinagdagan ko na rin ng paminta. So, yan. Pepper to taste. Chua. Then, mix-mix nyo lang hanggang sa ganito siya. So, yan. Sakto lang, diba? Tapos, next naman ay isali na natin siya sa lalagyan. So, dapat malinis ha. So, ayan. Salin-salin. So, dito ko siya nilalagay para easy na lang sa paggagawa. So, ito naman ang ating homemade sauce. So, gumamit ako dito ng tomato ketchup. So, ayan. And oyster sauce. So, bahala kayo kung anong mga brand yung gagamitin nyo. Basta yung para sa inyo ay the best. And then, ang next ay ang ating sugar. Itong asukal. So, ganito karami yung nilalagay ko kasi ang mas prefer ng aking customers ay yung manamis-namis talaga ang sauce. So, yan. Dinagdagan ko ulit ng 1 tablespoon ng oyster sauce. Then, mix-mix ko lang hanggang sa lumapot-lapot at pinch of salt and yung soy sauce. So, kunti lang para mag-balance yun. Then, mix-mix nyo lang hanggang sa kumulo. Then, kapag kumulo na to, ay okay na to. So, yan. Promise, masarap to. Then, kapag lumamig na yung ating sauce, ay ilagay na natin sa lalagyan. So, para easy na lang yung paglagay ng sauce sa takoyaki or hamiyaki, cheesy yaki. Tapos ito na nga, nagugas po ako ng kamay using a Bioderm sa Bikini Men. Charat. So, nag-iwan na ako ng ham kasi ito yung lalagay natin. Tapos, kinat ko lang siya ng pie square-square. Depende na sa inyo kung ano ang gusto nyong pagkakaiwa. So, sunod naman natin ay ang cheese. So, bahala kayo kung gaano karami or gaano kakapal. Tapos, ganito lang yung pagkakahiwa ko para babalik at babalik yung customer sa'yo kasi napakakapal ng cheese. So, yun yung gusto nila. At, ang sunod naman ay naghiwa ko ng spring onion. So, para may gulay-gulay din, diba? Para healthy tayo. Char! So, ito na nga! Tapos pala ay niluto ko yung ham. So, napakasyong ako. Dapat pala, kanina ko pa niluto siya na yung nakabuo pa. Ay, naka. Tapos yan, ganyan-ganyan ko lang siya para pagdating sa ay luto na siya. So, ito na nga. Let's start. Luto na tayo. So, gumamit ako ng oil. So, nilagyan ko yan na lahat. So, bale, itong takoyaki grill ay 18 ang holes niya. So, diba? Sulit na sulit. So, kapag mainit na yung grill natin, ay ilagay na natin tong takoyaki mix. Ayan. Nakaka-satisfy, diba? So, ito yung cheese. Kasi dito naman yung ham. So, para maiba-iba naman.
Tapos dito naman yung ham and cheese. Tapos sa baba naman yung may gulay. So, bahala kayo kung ano ang mas prefer nyo na ilagay sa takoyaki mix, okay? So, bahala kayo. Depende yan sa inyo. Kung may gulay, kung may octopus, may crab steak, may hotdog, may ano, kahit ano. Kayo bahala kung anong mas gusto nyo, okay? So, depende kasi yan. Tapos naman, sa pag-costing at presyo ay depende yan sa inyo kung magkano yung mga bilihin sa inyo. Kasi iba-iba naman, diba? Lalo na ngayon ay nagsitaasan na yung mga presyo. Tapos yan na nga, paikot-ikotin nyo lang hanggang sa medyo nagbola-bola na siya. And if first timer kayo ay konti lang muna yung i-practice nyo, okay? So, pwedeng 4, 2, so hanggang sa ma-perfect. Ako kasi, nung first time kong mag-try ng ganito ay super failed. So, nag-practice-practice lang ako hanggang sa matutunan ko kung paano mag-belog-belog ng ganito. O, diba? So, ayun na nga, nung na-perfect ko na siya ay nag-start na ako magbenta. So, yun. Tinuloy-tuloy ko na yung pagbabenta ng ham and cheesy yaki. So, i-continue nyo lang na pag-ikot-ikotin to. So, hanggang sa medyo ma-toasted. So, napakasarap kapag medyo toasted-toasted siya. So, ito na nga. Gumamit tayo ng disposable na cup. So, ganito yung ginagamit kong cup kapag 6 pieces. At kapag naman 4 pieces ay yung maliit lang syempre nito. So, bali, nagawa natin ay 3 pieces. Pero yung takoyaki mix ay meron pang natira. So, mamaya naman yon kapag may bibili na. Then, lagyan na natin yung ginawa natin kanina ng homemade sauce. So, promise, kung itry nyo to at sinunod yung measuring ay napakasarap. At ito na nga yung QP or Japanese mayo. Yan, sarap-sarap yan. Promise. Promise yun. Yan. Tapos ito na yung seaweeds na maliliit-liit. Yan. So, napakasarap din ito. Ang palasa talaga siya sa ating ham and cheesy yak. At ito yung the best. Yung bonito flakes. Yan. So, ang ibang customer ko ay nagpapaad nito kasi perfect na perfect daw sa ham and cheesy yaki nila. So, yan. Lagyan na natin ng toothpick at ready na ang ating ham and cheesy yaki. Yan. So, ayan. Itatry na namin ni Mister ang aking ginawang ham and cheesy yaki. So, habang walang customer ay nagmerienda muna kami. Oh, subo. Oh, diba? So, yun. Thank you for watching. Bye-bye!